Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po sa inyo lahat, si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay ang health benefits at ang risk. Aba, magugulat kayo ha. Pipino, may risk. Aba, meron po. So health benefits and what are the possible risks or side effects ng pagkain ng cucumber or pipino. Alam niyo po ba may mabuti at masamang nagagawa ang pipino sa ating katawan? Pero siyempre, palagi ko sinasabi, ano muna mga sustansya na dulot ng pagkain ng pipino? Lahat ba kayo kumakain ng pipino? Aba, yung mga naninigarilyo na gustong tanggalin ng paninigarilyo, makinig po kayo at isishare ko po sa inyo yung isa sa tinuturo ko sa aking mga pasyente. So let's start. Ang pipino or cucumber ay cholesterol-free. So yung mga mataas ang cholesterol, baka naman takot kayo. Marami sa inyo natatakot kumain ng avocado dahil daw, uy, mat-cholesterol yan. Pero pinaliwanag ko na, good cholesterol ang dulot ng avocado. Ang cucumber or pipino ay cholesterol-free, sodium-free. So pwede na sa mataas ang cholesterol, pwede rin sa mga may high blood. Low in calories, pwede rin sa mga gusto mag-reduce. Free in fat at gluten-free. Ayan. Eh dun pa lang sa mga sinabi ko, ang dami na pong pakinabang yan, di ho ba? Ang kagandahan pa niyan, mayaman to sa tubig. So yung mga hindi uminom ng tubig masyado, eh kung sa isang araw meron tayong maliit lang na isang pipinong binalatan at tinanggal yung balat eh, pwede na, maaari makadagdag po yan sa tubig ng inyong katawan. Ang cucumber ay mayaman din sa vitamin K na maganda po yan to prevent na magkaroon ng pamumuo ng dugo or blood clot. Kano karami kakainin? Eh sa pag-aaral nga, half cup lang a day, malaking bagay na. Half cup. More or less, pag sinabi mong half cup, eh siguro sa isang malinggit lang, no? O maliit na pipino, kalahati lang noon kada araw. Safe po, maski araw-arawin nyo. Walang problema. Sasabihin ba, lulutuin ba yan? Hindi, maski fresh nga. Eh, diba, ginagawa natin, hinahalo sa salad yan. Di ba? At ano po yung mga sangkap niya mga nutrition? Bukod sa sinabi ko mayaman sa vitamin K, taglay din ito yung vitamin B, vitamin C, mga minerals na importante sa atin. So meron po yung mga magnesium, manganese, phosphorus, iron, zinc, at copper. At kung mapapansin niyo, walang nakalagay na may sodium. Kaya nga zero sodium, so pwede yan sa mga taong may alta presyon. Mayaman din yan sa tubig tulad na sinabi ko na merong mga protina, carbohydrates, zero o kaya halos 0.1 grams lang ng fat. Napakaliit at dietary fiber meron din po yan. Ngayon, pag-usapan natin yung 10 na pag-aralan na health benefits ng pagkain ng cucumber. Actually, hindi lang yata kinakain to, di ba? May alam ako mga babae, nagsaslice sila ng pipino, linalagay dito sa kanilang mga mata. Prevention daw ng eye bug at nakakatulong to relax yung mga mata nila kung sila'y pagod. Pagod sa kaka-computer, pagod sa pang-araw-araw na nasisilaw daw, lagay silang pipino, napapahinga. So pwede rin. Lalo na kung galing sa rep, malamig, maganda yon. So ano naman yung health benefits pagdating sa kinakain? Ito po ha, iisa-isahin ko po ha. Number one, good for hydration and detoxification. Sa tingin ko, ito yung pinakamasasabi nating magandang na idudulot ng pagkain ng pipino. Bakit? Sinasabi na ang cucumber ay 96% water. So yung isang pirasong cucumber, o yan nakikita nyo ngayon na parang caricature or drawing or animation, eh isang ganyan eh halos pag pinigam mo yan eh magkakaroon ka na ng mga 1 cup of water. So ito, pwede po sa daily requirements natin ng tubig sa katawan. So na-maintain yung tamang tubig sa ating katawan. Maiwasan natin dehydration, di ba? Ang cucumber ay helpful din pagdating sa panahon ng tag-init. So medyo palapit na rin, di ba? Mga bandang March, mararamdaman na natin March, April, May, medyo painit na yan. So bakit hindi tayo maghanda ng cucumber or pipino palagi sa rep natin? Nababalatan mo lang at pwede mo lang kainin. Ayos na!
kulan din po yan na nakaka-relief po ng init ng ating katawan. So, pag summer, di ho ba, napaka-init na yung kwarto, mainit pa yung katawan, di ho ba? And number, second benefit nito ay yung tinatawag na detoxification. So, may tinuro nga ako, di ba, tubig, lagyan mo ng pipino, pwede mo rin lagyan ng lemon, di ho ba? Yung iba, naglalagay ng konting mint, pampasarap. Tinuro ko yan dun sa lemon water, nalalagyan mo rin ng pipino, pwede. So, detox water, ito yung isa sa sangkap. Ito yung nakakatulong mag-eliminate ng mga toxin sa ating katawan. Ini-improve ang hydration at marami pang health benefits. Nabanggit ko kanina yung mga naninigarilyo. Nabanggit ko yung mga taong naninigarilyo na gusto nang itigil ang paninigarilyo. Pero may matinding tinatawag na craving. Ano ba ang craving sa Tagalog? Dati kasi may sinabihan ako eh. Sobrang pagnanasa. Eh, masama daw yun, hindi daw nasa. Sobrang nalalaway, natatakam. Ganon, parang addict, di ba? Craving. So, pag kayo po'y mahilig magsigarilyo, pero sa inyong sarili, gusto nyo nang itigil, isang ina-advise ko po, ito pong pipino. So, maghiwa-hiwa kayo ng pipino, gawin nyo siyang parang ganito, vegetable sticks. Ilagay nyo sa refrigerator. Okay. Every time na feel mo na magsindi ka ng sigarilyo, kunin mo na lang yung pipino na yon. Lagay nyo sa bibig nyo, syempre, at gaganyan ka na lang. Hindi ho. Ngangata-ngatain nyo hanggang maubos yung katas. Tapos, kailangan malamig. Sa ganong paraan, mapapansin nyo, mababawasan yung craving nyo. Pero syempre, kung gusto nyo tanggalin ang paninigarilyo, self-determination ang pinakamahalaga. Oops! May nagtanong sa akin dati, saan nabibili yun? Wala po yan sa drugstore. Sarili nyo po yun. Okay? Try nyo po yan. Pwede rin kung nagsawa ka sa pipino, pwede po yung singkamas o kaya yung carrots. Pero pag carrots kasi medyo matigas-tigas ng konti, eh yung mga bungal sa inyo, eh medyo mahihirapan. So singkamas medyo matigas-tigas, pero pipino malambot-lambot yan. Okay, so try nyo po. Isalitan nyo po yung mga nabanggit kong mga gulay at iano nyo lang, ngatain nyo lang po. Okay, try nyo yan ha. Then number 2 na health benefits ng pagkain ng pipino, narinig nyo naman na maganda to sa mga may high blood pressure. Katulad ng patola, madalas ko marinig, oh, maganda yung patola sa blood pressure. Ang hindi nyo alam, ang pipino, pwede rin po yan magpababa o ma-regulate ang inyong blood pressure. So, ang pipino ay good source of protein na ng mineral na tinatawag na potassium and magnesium. Ang potassium, magnesium ay kailangan natin to regulate our blood pressure. At the same time, tumutulong yan, man-neutralize yung sobrang sodium sa inyong katawan. Pinagbabawal ang sodium pero ang potassium nakakatulong to balance. But syempre, tulad ng lahat, pag sumobra naman ang potassium, bibilis naman ang heartbeat nyo. Iba na naman ang problema nun. So, balance-balance lang tayo. Yung mga nutrients ng mga potassium, magnesium at yung kasama nitong mga dietary fiber ay nakakatulong magpababa ng blood pressure. Pag mababa ang blood pressure, nababawasan ng risk ng hypertension ay ng heart diseases tulad ng heart attack, at pati stroke, maibababa natin yan, di ho ba? Kamakailan nga, may pasyente akong kaibigan ko na ang taas-taas ng BP. Wala naman daw naramdaman. Kaso nung tumas pa ng konti, ayan na, medyo nahihilo. Tsaka lang makikinig, di ho ba? May mga ganun na tao eh, di ba? No, the saber, no, my friend. Okay, nagparinig pa. Then number 3, good digestion. Nakakatulong ang pipino para maganda po ang inyong digestion o panunaw. Bakit na naman ang pipino ay tumutulong bilang kulan sa ating stomach? Yung soluble fiber na meron sa pipino, nagpapabagal ng inyong digestion. Hindi yung parang hirap na hirap kang tunawin. So, tumutulong siya to slow your digestion. Kasi yung mabilis yung digestion nga, yung nagkakaroon ng mga impatso, indigestion na tinatawag. The high water content, tumutulong din yan para pag duminyo ay mas madali, hindi kayo nahirapan dumumi. So, makakatulong to prevent constipation. At syempre, makaiwas na rin sa almoranas. So nakakatulong yan na regular na yung pagdumi nyo, hindi ka pahirap, hindi ka iire, maiwasan nyo yung almoranas. O di ho ba? So good for digestion. Eh ano pa? Eh yung tatlong sinabi ko pa lang, di ba? Laking bagay na. Pero alam nyo ba na meron pang iba? Number 4, binabawasan nito o binireduce o kaya control ang inyong blood sugar.
Tama po narinig nyo, ha? So wala akong pasyente na kumakain ng maraming pipino na tumaas ang blood sugar, pati blood pressure. Bakit? Alam mo po ba na low glycemic index po ang pipino? Ano ba yung low glycemic index? Pag sinabing low glycemic index, hindi lalampas ng 55 ang bilang nito. Yung mga high, halimbawa, pakwan, watermelon, mataas yan. 70 plus yan eh. So mataas yan. So pag low glycemic index, pwede niyong kainin. Maski medyo na parami, pero huwag naman sobra-sobrang dami. Baka naman kain-kain, hindi naman pwede, di ba? Ang cucumber, dahil sa low glycemic index, safe siya kainin ng mga diabetic patient. So kung may diabetic po nakikinig ngayon, sasabihin, Dok, hindi ko na alam kung ano kakainin ko, ang daming pinagbabawal. Bakit hindi ka kaya maghapunan lang ng isang pipino? Oh, magsasabi na naman yan, eh Dok, bitin ako dyan. Eh, yung iba nga, hindi nga kumakain ng hapunan, di ba? Pero kung gusto nyo, try nyo yung pipino. May mga tiyatawag na intermittent fasting. 16 hours hindi kakain. Itaon mo na lang, wag doon sa 16 hours kakakain ng pipino before the 16 hours. Try nyo po yan, ha? So, maiwasan nito na tumaas ang blood sugar ninyo, mamamanage at maiiwasan pa. Lalo na kung may lahi kayo ng diabetes, makakaiwas pa tayo na magkaroon ng diabetes balang araw. Number 5, pati sa weight reduction o gusto magpapayat, makakatulong din to. Helpful in weight loss. Yung calorie na binanggit natin dito sa cucumber ay almost zero na. Napakababa. At panay tubig to, 96% tubig. So napakababa pa ng calorie. So paano ka mag-gain ng weight? So beneficial yan sa mga taong gusto magbawas ng timbang due to its high water content and low calorie content. Number 6. Ano yung number 6? Beautiful skin, better skin. The application of cucumber juice, yung mismong juice, ha, pwede nyo palang ipahid dyan sa mga balat nyo, mga kuluntoy. Makakatulong yan para medyo maging glossy at medyo may anti-inflammatory effect. Anti-inflammatory, di maiwasan natin yung mga discoloration, yung mga medyo umbok-umbok. Malalighten pa yung skin ng mga thunders. Uy, biro lang. I'm sure marami nanonood na thunders. Magagalit na naman yan. Number 7. It suits your eyes. So, masarap. Malamig sa mata. Masarap po yan. Yan yung sinasabi ko. Hindi nyo kakainin, ha? Hihiwa-hiwain nyo at ilalagay nyo po dyan sa inyong mga mata. At least 15 minutes sa kagbabad lang yan. Hanggang mawala yung lamig. Halimbawa, nasa refrigerator yan. Linagay mo sa mata mo. Hanggang mawala yung lamig. Usually 10-15 minutes, wala na eh. Then pansinin nyo, mas relax yung mata nyo, nabawasan yung parang ano, floppiness, yung parang pamamaga or eye bug or alam nyo na yon, around your eyes. So pag pagod mata, ganyan lang, pikit ka lang. Mas maganda pikit ka, huwag ka maingay. Mag-concentrate ka para lalo lumit po yung inyong mga matang namamaga. Okay? Number 8, it reduces the risk of cancer. O yan, magandang balita yan. Bakit? Anong klaseng cancer ang pwede matulungan na makaiwas tayo pag kumakain tayo ng pipino? Sa pag-aaral, sinasabi na yung high fiber content ng pipino ay nagbibigay ng protection laban sa colorectal cancer or cancer sa bituka. Yan. Nalaman na may sangkap na curcubitacin. Hindi mo na pangalan na curcubitacin na meron yan po sa pipino na may anti-cancer properties. Aba, dami ko na i-share sa inyo. May pang anti-cancer na, may pang diabetes, meron pang high blood, meron pa rin sa mga taong pampapayat. Ang dami, di ba? May bonus pa. Number 9, maganda rin sa inyong kuko tsaka buhok. So, good for the hair and nails. So, pwedeng kainin, pwede rin ipahid dun sa mga areyang involved. Sa buhok at sa inyong mga daliri. Ang cucumber may taglay na silica. Actually, yung silica, akala nila masama, no? May silica lang toxicity eh. Pag sobra, nasingot mo, masama. Pero alam nyo bang silica maganda rin sa cartilage, maganda sa buto, maganda sa hair, at maganda rin sa pangangalaga ng inyong mga kuko. It helps strengthen your nails. Naiwasan ang pagiging brittle nito at nakakatulong din sa hair growth. And number 10. Sa tingin ko itong number 10, maraming gusto nito. It prevents bad breath. Why?
Eh, nabanggit ko nga eh, maghiwa ka, no? O kaya, di ba, isa sa common na ginagamit, yung mint, yung dahon ng mint, nilagay sa dila, babad lang, nakakaalis ng bad breath, nagiging mas mabango hininga, pwede rin po ang pipino. So, mag-slice ka lang, babad mo lang dyan sa bibig mo. Yung may tatawag na phytochemicals na present sa cucumber na dinidestroy nito ang mga bakterya sa inyong mouth na nagkukos ng bad breath. So usually, ang bad breath ho, pwede sa kinakain, pero pwede rin because of the bacteria present sa inyong mga bibig. With the babad, maglagay ka lang ng isang cucumber o ngata-ngatain nyo, mapapansin nyo, malilesen po yung mga bacteria na yan, malilesen na rin po yung inyong bad breath. Okay, ha? Ngayon ang tanong, how to consume cucumber? Yan, may magtatanong yan, sigurado ko. Paano nga, Dok, kano karami? Tulad ng sinabi ko kanina, mga half cup, di ba? So, maghiwa-hiwa ka ng cucumber, hindi naman kailangan punong-puno. Basta meron kang half cup every day, kainin mo yon na fresh, ayos na po yon. So, it is best to eat cucumber unpeeled. Oh, yan ha, pakinggan nyo itong sasabihin ko ha. It is best to eat cucumbers unpeeled, hindi binalatan. Pero nakakatakot lang dahil napaka... ano ba, contaminated sa dumi or hindi nahugasan maigi. Kaya iba, pinapabalatan ko na lang. Pero may mga prutas kasi na pag kinain nyo yung balat, nandun po yung sustansya. Isang halimbawa, mansanas. Pero hindi po kasali ang rambutana. Hindi rin kasama po yung, ano ba yun, durian. Ako, yung mga marang ba yun? Yung mga ganon, hindi kasama yon. Pero yung mansanas, pwede. Guaba, bayabas, pwede. Yung taglay na itong balat ng mga vitamins, mataas din. So, pwede. So, isa na dyan yung cucumber. Ulitin ko, best to eat. Pero, kailangan malinis. To prevent yung loss ng mga fiber, minerals, and vitamins, kinakain dapat yung balat. Yung raw cucumber, mas okay. Yung hinahalo sa salad, sandwich. Usually, pag umorder tayo sa social na pabilingan ng chicken sandwich o kaya clubhouse, usually, may kasama niyan. Pag umorder ka ng burger, kasama yan. So, bawal naman po yung burger, yung mismong patty na yun, no? Beef yun eh. So, yung iba sa inyo, pwede kayong bumili ng burger na may pipino, tanggalin nyo po yung burger, yung bun, at yung iba, yung pipino lang kainin nyo. Tama po ba? Mukhang may mali. Eh, di bumili ka na lang ng pipino, ay nako. So, crunchy yan, masarap yan. Ano naman ngayon yung side effects? Ito, nabanggit ko safe, di ba? Pero may mga taong medyo pakiramdaman nyo kung nararamdaman nyo ito. Side effects of consuming cucumber. Yung pahid, maaaring iba sabihin may allergy, di ba? Nangangati ako nung pinahid ko yung pipino. Eh, hindi ka na pwede siguro. So, side effect ito. Yung consuming cucumbers may lead to digestive problem like bloating and flatulence in some people. Hindi lahat. Aba, bakit para kong kinakabag? Bakit ako utot ng utot? Bakit, Dok, ganun? Madalas akong kinakabag, tsaka nakapansin, ay, naku, ang baho, may sumama. Sorry, biro lang. So, yun, meron nangyayaring taong ganun, sensitive. Another side effect, ito. People with kidney problems should not consume too much cucumber as it may release too much water content and potassium in their body. Eh, harmful yan, di ba? Pag kayo po may mga kidney problem, lalo na yung mga, tinatawag natin stage 5, yung mga mahinang-mahina na yung function ng kidney, mapapansin nyo, pinapalimitahan ng doktor ang pag-inom ng tubig para hindi mas lalo nahirapan ang inyong mga bato. So, kung kayo po ay nasa ganung stage, pinapalimitahan ang pag-inom ng tubig, dapat limitahan din ang pagkain ng pipino. Okay, tandaan nyo po yan. Ano pa kaya? Ito pa. Side effects din ng consuming ng pipino ay yung mga taong umiinom ng mga gamot na tinatawag na blood thinners. Ayan na, aspirin, umiinom ka ng clopidogrel, warfarin, kung ano-ano pa, no? Kasi yung mga tao na umiinom ng blood thinners, hindi rin pwedeng kumain ng sobra-sobra-sobra ng cucumber or pipino because vitamin B na ito mataas. At maaaring yun ay makaapekto sa inyong gamot. At ito'y pwede mag-cause ng mga blood clotting. O, diba? Mahirapan ng pag-blood clotting. So, kumain ka ng pipino, uminom ka ng blood thinner, eh baka naman madali ka magkapasa lalo. O kaya, pagka nasugatan ka,
hindi na maampat o tumigil yung pagdurugo. Yan. Then, lastly, side effects na may kinalaman sa pagpapantal, swelling, or difficulty of breathing. Though it's very rare, may mga tao na pag kumain ng pipino, maaring sa konti, hindi naman makaramdam nito. Pero pag nasobrahan, nagpapantal, namamanas, o kaya nahirapang huminga. Okay, yan po ang pipino. Bow! Okay po ba? So sana may na-share ako sa inyo at i-share nyo naman sa iba. Ang dami sa inyo nanonood pero hindi man lang kayo mag-invite ng friends to join us here. Eh ano bang purpose ng Gabay sa Kalusugan? Di ba? Gabay sa Kalusugan? Talagang ina nga title, yung pang-ibig sabihin. Ay, pag hindi nyo pa naintindihan, di ba? So huwag kalimutan, mag-iHeart GSK sa ibaba as a sign of your love and support dito sa aking channel. At mag-subscribe sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Huwag kalimutan click yung notification bell. Sa mga nagtatanong ng aking clinic, nandyan na po sa video description. Eh kasing iba sa inyo, nagtatanong, saan maklinik mo doc? Puntahan kita. O sige, dun sa video description. At pag nagpa-schedule kayo for consultation, make sure to come on time. At pag hindi kayo pupunta, tumawag naman kayo, mag-abiso naman kayo. Dahil may mga nagpapa-schedule, biglang hindi dumadating. Tinatawagan ng mga staff ko, hindi sumasagot. Masama niya, tinetext na, tinatawagan, hindi sumasagot. Makamapilitan akong gamitin yung aking manikat sa mga pardible. Okay? So maraming salamat sa lahat na nanood. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong. Bye-bye!